At kaugnay sa pagbisita ni US President Barack Obama ngayong araw at sa bagong defense agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, makakapanayam natin si Professor Roland Simbulan, Professor ng Development Studies at Public Management sa University of the Philippines at may akda ng 7 libro kaugnay sa Philippines-US relations. Magandang umaga po, Professor Simbulan. Magandang umaga, Howie. Yeah. Isa kayo sa mga lumaban sa US military bases sa Pilipinas mula nung dekada 80 pa hanggang makick out ang mga bases noong 1991. At ngayon, magkakaroon ng pirmahan ng bagong defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa na which will allow a larger presence of US soldiers in the Philippines. Pero iba na yung panahon ngayon, no? Wala nang diktadura na supposedly was propped up by the US bases. May banta pa galing sa China, no? Pero tumututol pa rin kayo sa US military presence sa Pilipinas. Bakit to? Well, unang-una, dapat nating matandaan na tapos na yung Cold War, no? Kasi dati divided ang mundo sa dalawang kampo, no? Ano ng US tsaka ng former Soviet Union at kasama ang China diyan. Tapos at that time, aligned tayo sa China, no? Ay aligned tayo sa Estados Unidos. Tapos pangalawa, I think dapat naka-recover na tayo dun sa panahon na merong military presence dito nung nireject ng Philippine Senate nung 1991 ang bases treaty, bagong bases treaty, no? At yun nga, marami ng pagbabago sa mundo ngayon at halimbawa isang malaking pagbabago yung US and Chinese economy. Talagang interdependent sila, no? Very integrated yung economy nila. Tapos of course number one power ang US, pangalawa yung China. Ngayon dito sa bahagi ng mundo natin dapat nating tandaan na itong dalawang big powers na ito meron silang contention, no? Kasi ang US gusto niyang masagka yung military, yung growth ng military power ng China, kasi normally habang lumalaki ang ekonomiya ng isang bansa, nagiging global military power siya. Pati yung military power niya, hinahabol niya para protektahan yung military. Para magiging ambitious siya. Oo. Tapos, yun nga, ang US actually wants to retain its dominance of military power in the Asia-Pacific region as well as restore yun din yung kanyang economic dominance. Kasi dapat nating tandaan itong Asian pivot na sinasabi ng Estados Unidos, hindi lang military yung aspeto nito, pati yung economic, yung tinatawag nilang Trans-Pacific Partnership Agreement. Isa ito sa mga importanteng nilalakad ni US President Obama dito sa pagdalaw niya sa Japan, South Korea, Malaysia, and the Philippines, no? Okay, Professor, nabanggit niyo nga yung ambitions ng China. Of course, they're probably the second most powerful country in the world now. Hindi tulad nung mga panahon na lumalabang kayo sa US military bases, dekada 80. They're still a rising power. Now, in fact, people call them kind of the bully in Asia now, no? Hindi lang sa Pilipinas sila may problema. Sa maraming bansa, may problema sila. Sa Japan, etc. No? And very recently, meron na silang naagaw na teritoryo sa Pilipinas. I mean, whether we admit it or not, no? Nakuha na nila yung Scarborough Shoal or yung Panatag Shoal. Na, so, yung Pilipinas naghahanap ng tulong dito sa yung tinatawag nga na bully of the South China Sea. You know? So, doesn't it make sense na magpapatulong doon sa isang superpower na siya lang ang may kakayahan siguro na humarap sa China in terms of military power? Well, actually, dati nang nandyan ang China as our neighbor even during the Cold War. Tapos, itong malapit nating security relations sa Estados Unidos, dapat nating tandaan ano ang naging resulta nito. In the past more than 40 years, lalo na nung nandito yung mga base militar nila, although sinasabi nila para sa makatulong sila sa modernization natin, pero kung tutusin, masyado tayong nakasandal sa kanila for our external defense, no? Kaya ang naging resulta nitong special relations na ito sa Estados Unidos, pinabayaan natin yung external defense capability natin, no? So in fact, dapat ito yung naging prioridad at na-challenge yung ating ng ating mga leader after 1991, nung nireject natin yung US bases treaty.
na talagang i-develop itong capability natin, no, na ito. Kasi kung titignan natin yung ASEAN countries, tayong pinakamahinang armed forces, lalo na in terms of external defense capability. Anong klaseng bansa ang nagsasabing malaya na siya, may soberanya, pero hindi niya kayang protektahan ang sarili niyang teritoryo? No? Kaya dapat talagang i-develop natin ito. Pero without being a pawn to any big power in the kasi itong US, of course, akala natin tutulungan tayo dito kung magkakaproblema tayong ganito, pero sa totoo lang, ha, sa experience natin, hindi talaga tayo matutulungan if worst comes to worst. Halimbawa, nung muntik na tayo nakipaggera with Malaysia over Sabah, at muntik na nagkaroon ng shooting war, no, especially after the Jabida massacre nung early 70s, no, nung mga leader natin, tinanong ang US, pwede ba yung mutual defense treaty to mag-apply if we're attacked by Malaysia? Sabi ng US, hindi. Kasi ally nila ang ano, Malaysia. No? So it does not apply yung automatic na pagtulong ng US sa atin. And it may be an illusion, eh. Itong kine-create natin sarili natin, making ourselves believe na tutulong ang Estados Unidos. Eh, ang ano dyan, dapat ano na natin yung ating external defense capability. Gusto ba tayong talungan ng US? Bakit ang binibenta sa atin itong mga more than almost 50-year mga Coast Guard cutters nila, no? Yeah. Na outmoded, obsolete na. Kung gusto nila tayong tulungan, ang i-ano sa atin, mag-render ng soft loan sana para ang i-develop yung magagamit natin sa external defense na atin talaga ang para tayo. Well, in fairness naman sa defense establishment natin, eh, itong ginagagamit naman itong mga dating Coast Guard cutters ng Amerika sa defense natin. No? In fact, we still maintain some kind of military presence din dito sa mga disputed territory. So, maaari ba natin sabihin na this is, we're just trying to buy time until we are really capable of defending our territories on our own. Kasi, syempre, hindi naman ito magagawa overnight. No? I mean, our economy is still growing at nag-iipon pa tayo ng resources para makapili ng mga high-end na mga fighter jets and battleships. Ang, kailangan talaga for external security. Ang worry ko dito sa ginagawa natin, kasi masyado tayong dumidikit sa US, tapos kung allow pa natin na makilaro sa kanila o sumama sa kanila dito sa Asia pivot na sinasabi, na ang strategy nila kasi i-contain ang at encircle ang China with a string of military bases and access agreements, no. Ang problema dito, maapekto yung ating ang ating sariling interest bilang isang bansa, kasi dito sa ating rehiyon, halimbawa, marami ng economic interactions na nagaganap, no, especially with the fast rising growth of China as an economic powerhouse, no, at marami sa ASEAN neighbors natin talagang nakikinabang din dito with that interaction, no, and the US naman, yung economy nila is going down, no, kaya kung trade ang inaano natin with the US, hindi natin yan maasaan militarily, pati yan na apekto. That's why it relies on access agreements with host countries to US forces, kasi hindi na kaya nung kanilang budget yung... So sir, expert kayo dito sa Philippines US relations, ano? So ano ba talagang significance itong Enhanced Defense Cooperation Agreement? Kasi matagal na may visiting forces agreement ang Amerika at Pilipinas. At sa totoo lang, I mean, matagal nang may military presence ang Amerika sa mga ibang bahagi ng ating bansa. Kahit wala sila itong mga formal and malalaking military bases. Yung... na katulad nung araw. Halimbawa, nung nagpupunta ako sa Basilan, and siguro just in the last several years, no, may mapapansin tayong mga special forces ng Amerikano doon. And then there are also military engineers ng Amerika na nag-aayos ng mga kalsada and then interacting with the locals. Hindi sila umaalis doon, no? Kumbaga, parang it's almost a semi permanent presence, and of course alam natin na tumutulong sila sa surveillance ng mga so-called terrorists na may international connections sa kalaban din ng Amerika. So I'm just wondering, ano bang kaibhan itong Enhanced Defense Cooperation Agreement na pipirmahan ngayong umaga vis-a-vis the Visiting Forces Agreement na matagal nang meron sa pagitan ng dalawang bansa? Well, lahat yan under the VFA. Pero yung kahit na doon sa terms ng VFA na dapat strictly for joint military exercises, yun, maraming vinaiolate silang provisions doon, no?
They have been going beyond the VFA provision sa kanilang actual activities dito sa Pilipinas. So you're saying yung mga napapansin natin nga, doon sa South, yeah, violation yung napapansin yun, natin. Pati nga yung ano, yung in fact we have been identified as yung facilities nila diyan ginagamit nila as black sites, ika nga, where they interrogate for yung foreign terrorist suspects, no? Parang, black sites. Black sites ang tinatawag. Ang tawag din sa black, yeah, BLACK, okay. No? Black sites, kung saan, these are interrogation sites which are inside US facilities, kung saan nila tinotorture yung mga foreign terrorist suspects, no, para they're not covered or protected by US laws. Doon sa mga WikiLeaks na lumabas, isa tayo dito sa Southeast Asia together with Thailand na identified. So na may you're black saying the US sila. Military tortures detainees in Philippine territory? Yeah, yeah. Like yung actually yung case ano ni ka, Mr. Ano katibayan yan? Yung case ni ano halimbawa si Mr. yung Gregan Cardenio yung namatay na translator. Ano siya eh? He was working with a defense US defense contractor to do translation work for US forces dito. Mm-hmm. And he was killed actually inside the Philippine military camp where these facilities are being held. Ngayon ang trabaho niya kasi nag-aano siya yung doing interpretation for ano yung mga suspects, no, na interrogate ng US ano diyan. Suspects na Pilipino. Suspect, oh, hindi na foreign. Yun ang tinatawag nilang black sites eh. Mm-hmm. Kaya nga yung sa WikiLeaks so, inidentify ang Philippines. So sinasabi niyo dinadala ng US forces dito sa Pilipinas to set up black sites here in their US facilities. Para ma-interrogate nila sa labas ng US laws. Yeah, para sa labas ng US laws. Ngayon si Mr. Cardenio, Gregan Cardenio, he was tortured and killed kasi Pilipino ito. Kasi according to the relatives niya, he wanted out kasi ayaw niyang interrogate lalo na yung mga Muslim, fellow Muslim na suspects na pinapa-interpret. Siya yung interpreter dun sa interrogation ng CIA dun sa mga sites na yon. He wanted out. Yun, siya yung inano nila. Tinorture muna siya at pinatay. Tapos merong isang kapitan na Pilipino na kaibigan niya, gusto sanang magsalita sa media, kaya lang pati yun, pinatay. He was murdered after the ano. So, ito isang example. So, tapos, if true, those are quite scandalous actions. Yeah, but Actually, yung WikiLeaks, ano yan eh, cables eh. They were released. Okay, sa kaalaman lang ng mga manonood, yung WikiLeaks was a leaking of ano, by confidential US cables, State Department US documents. Yeah. Galing sa mga US embassy sa iba't ibang bansa. Yeah. Oh, mga insiders ito. Nagre-report sila sa State Department. Yeah, yeah. Oh, mga nilik ito, mga insiders. So in other words, hindi ito basta inimbento lang ng mga kalaban ng Amerika. Yeah. Tapos pangalawa, yung merong actually I came across a recent French defense analyst article niya which was translated for me by a friend, no. Kung saan itong operations ng US sa South China Sea, US 7th Fleet. At isa sa mga nabanggit doon yung incident last year doon sa USS Guardian, di ba? Yung nasadsad sa Tubataha. Okay, yes. And it was no accident that it was there. Kasi according to that French defense analyst, it was putting, ano, yung in the course of putting up, yung tinatawag nilang SOSUS, ano ito eh, underwater surveillance system ng US. So hindi totoo yung official reason ng biyahe ng barkong yun, napapunta sila Middle East at sumadsad lang doon sa kasi ating reef. With all the modern equipment na imposibleng masadsad. Maliraw yung mapang tinitingnan nila. So hindi kayo niniwala doon sa dahilan na yun? High-tech kasi. it was putting ano daw, yung underwater, sir. Parang mga underwater CCTVs ito para may monitor yung buong South China Sea for on behalf of the US 7th Fleet. So sinasabi niyo, I mean, even without this Enhanced Defense Cooperation Agreement, marami nang ginagawa yung US forces dito sa ating bansa. And it's doing it for its interest, not yes, for of ours. So now, with this new agreement, mabibigyan ng kind of a legal mantle itong presence nila. Oh, yung kasi sabi mo na, na lumalabag sila sa dating agreement, na yung visiting forces agreement. Kasi yung event nung 2009, nung gumawa ng 10-year assessment ang Senado, nung VFA, isa ito sa mga naging conclusions nila eh. Kasi ang US daw under the VFA was going beyond, no? Kaya nga naging Senate resolution, outcome nung one year ano nila under Senator Miriam Defense Santiago, na chairman ng Foreign Relations Committee ng Senate, is for the US and the Philippines to have a bilateral review. And if the US refuses, i-abrogate na natin ang VFA. And President Pinoy was one of the signatories when he was senator 2009 of that resolution of the Senate.
No? Okay, so abangan natin whether it's going to cause more harm than good in the coming years. Maraming salamat po, Professor Roland Simbulan, Professor ng Development Studies sa University of the Philippines at may akda ng pitong libro kaugnay sa Philippine-US Relations.